salamat ng people dahil special ang araw to. Kasama ko ang aking kinakamamahal na maganda pa sa maganda, si Tutu. Yan, Tutu. Ayan, so ang mangyayari ko lang ngayon araw is... Lasing ka ba? Hindi ako. So ano ba to? Anniversary vlog ko? Oo, oh, anniversary vlog. So anong anniversary vlog ko? Maganda to akin. So mag-i-introduce muna ako. What's up mga GB? This is Rotino GB Vlog for today's video. Gagawa ko ng anniversary vlog kasama yung asama ko si Ayon. So pakilan mo ba natin itong anniversary vlog? Pangapat. Hindi. Sige, papayagaw mga vlog kung kukunin ko yung kasal natin. So ano gagawin natin? Ang mangyayari is magbawas tayo ng mga comments dun sa wedding anniversary natin last. Sa wedding? Oo, no, yung wedding natin. Babasa tayo ng mga comments, yung mga ano, ng mga fans natin. Kasi kaming dalawa, mas sineselebrate natin yung original nating ano, anniversary. Oo, kasi very special yung wedding, pero hindi namin nakakalimutan yung ano, yung talagang original naming anniversary. Tapos very important sa amin, kaya lagi kami excited sa araw nito. Saka nakakatigit kasi Pasko eh, so isa lang hindi. For today's video, magbabasa po kami ng mga comments dun sa mga nakapanood ng video namin, nung wedding namin sa Las Vegas. Ang nag-comment ay si at Samantha Faye Lacandula 1287. While watching this, nag-flashback lang sa akin yung sinabi ni Meme na umabot siya sa point na ang sakit umattend ng wedding ng mga kaibigan niya. Kasi feeling niya, nag-iisa na lang siya. Then ayon, can he fulfill the loneliness meme? Felt at the only feeling that... Labo din kasi actually, ang labo din kaya nga eh. Meme felt, today is just pure happiness to the both of you. Meme, million-million ang pinapasaya mo araw-araw. At ngayon, deserve mo na ikaw naman ang sumaya kayo ni Kuya Ayon. Best wishes sa inyo, may Papa God bless this journey of yours. Your little body are always here for you, Meme and Kuya Hayon. Ganda. Ano sabi? Hindi na, babasa niya ulit. Hindi, sabi niya kasi, parang totoo nga naman, di ba? Kasi sinabi mo to, wala pa, parang wala pa ako sa showtime. Si parang sinabi ko yata yung kasal ni Ate Ann sa showtime. Hindi ko lang, basta sunod-sunod lang sila kasi nagpapakasal nun. Tapos natakaw yun sa isang showtime episode. Tapos hinihingi nila yung reaction ko. Tapos, basta alam ko na sabi ko nga yan, na parang at that time, nasunod-sunod na nagpapakasal yung mga kasama ko sa showtime. Masaya yung okasyon, pero nalulupot ako for myself. Ang saya ko for them, ang saya ko for other people. But realizing that everyone is getting married, getting to be painful para sa akin. Kasi yung unti-unti nagsisingkit sa akin na, lahat sila nang nakakatagpo ng partner. Lahat sila may minamahal, tapos nakakatagpo na yung minamahal nila, mahal din sila. Tapos nagde-decide sila na magsama sila habang buhay. Yung thought na yun, parang at that point, ang lungkot naman kasi parang sa akin, hindi yata siya mangyayari. Parang hindi yata, parang hindi ko nakikita yung sarili ko sa ganung sitwasyon na ang saya-saya nila, nagsa-celebrate sila, tapos nagkakasal. Tapos yung nilook forward yung future together, parang sabi ko, ang saya nun, pero ang lungkot para sa akin. At that time, I was starting to be hopeless about me finding someone to love and being loved by someone. Tapos yung kasal-kasal pa. So, ang sakit-sakit na doon for me. And then it came. Tapos yung parang yung hopelessness na wala. Parang nakakita ako ng ano yung sinasabi nilang silver lining. Ay, pag-asa pala. Ay, pwede pala. Yung ganon. Tapos nakakatuwa lang kasi katulad mo, di ba? Napanood mo yun. Yung madlang people kasi naging kasama ko sa journey ko in finding love. Nakita ng madlang people, meron akong kinakikiligan, may mga nalilig sa akin, may mga balita tungkol sa akin na meron akong ka-emota na ganyan, nasaksihan nila yung heartbreak ko. Ay, mga hugot mo? Oo, yung mga hugot ko, yung mga... So, my entire journey, nakasama ko yung mga madlang people. They were happy with me, they were crying with me, they were searching with me. Yung pursuit to love ko, nadudot sila. Kaya nung dumating ka din, kumbaga, yung kasiyahan ko,
kasama din sila kasi parang kasama mo silang naghahanap na sino bang magbibigay ng pag-asa at, kaya pag, at pagmamahal kaya dito kay Vice Ganda na laging nagpapasaya sa amin. Kasi at that time, feeling ko ano na sobrang na-appreciate ng madlang people yung pagpapatawa at pagpapasaya. Oh, ito nga, sabi niya, di ba, million yung pinapasaya yung pero. Tapos gusto na rin nila makitang masaya. Kasi siguro yung ayaw yung nila totoong, nakita. Yung totoong masaya, yung totoong masaya. Kasi katulad, kunyari kayo ni Nanay, di ba, sabi mo mga panikaw, pag umiiyak mo sa showtime, nalulukot kayo. Kaya ano na nilukot. Ano na mga nanay talaga. Kaya gusto niyo, sana maging masaya siya. Gusto namin siyang may makatagpo at makilala at maging masaya siya. And then it happens, ang saya-saya din nila for me and for us. Di ba, nakakatuwa na ang daming masaya para sa akin at para sa aming dalawa. Kaya thank you very much, guys. Samantha Faye Lakandula. Lakandula 1287. Thank you very much for being with me sa aking journey in finding love and for being very happy for me and for the both of us. Next question tayo. Next comment pa lang kay Marlin Masha's 3042. One of the simplest yet happiest wedding I've ever seen. You guys made me cry. Nakakayak ang wedding vow mo, guys. Sobrang sincere. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. You deserve each other, guys. Congratulations to both of you. God bless you more. True love track. Hashtag true love wins. Thank you. Maraming salamat sa pag-appreciate ng wedding vows namin. Kasi hindi siya ano, since hindi siya, diba, hindi siya planado, biglaan. Hindi, bigla lang talaga. Baba tayo, paksal tayo, bili tayo damit, bili tayo ng, ano, ng putyo-putyo sing-sing sa Aldo, bumili ko ng puting damit sa Sarah. Kaya, sobrang spontaneous. So, lahat biglaan. Kaya yung vows din, yung bahala na, especially si Ayon, syempre, alam, kilala niyo naman ito, hindi naman ito masalita. And dito ako, pero nandito talaga ako. Bumbo, yunog ko na. Yan, makasama ka. Wala akong masabi, basta mahal na mahal kita, Tuy. I love you. Diyan ang strength niya. Ang strength niya talaga, sincerity. Sincerity of his eyes, sincerity of his actions. Pero sa words, hindi talaga siya magaling doon. And it's okay. Alam ko naman sa sarili kong hindi naman. Parang, ewan, simula nung bata ako, hindi talaga ako masalita. Gusto ko yung paparamdam ko talaga. Hindi mo siguro alam, expressive ka din sa salita. Hindi ka lang din magulaklak. Strength ko yung madami ko nasasabi, na-explain ko lahat ng mga gusto kong sabihin. Ikaw, ang strength mo, nagsasalita ka din naman, pero yung tumbo ka na agad. Hindi ko na siya kumbaga, yung simpleng I love you, yun yung I love you mo. Yun yung I love you mo. Hindi na kinakailangan ginagamitan ng mga mapapalabok at saka mga mabubulaklak na salita. Ang strength mo talaga is not your words, your sincerity. Ayan, maraming salamat kay Irene Macias. Tama ba, babe? Hindi ko alam kung Macias o Macias. Oo, Macias or Macias. Basta 3042. 3042, yan. Ito kay At. Ito yung mga ayaw kong nawasan kami. At Chinese Roa Maduro 1812. I love how people are slowly accepting couples that are from LGBTQ. Dati palagi akong nagagalit at nagtatanong kung bakit kapag babae at lalaki pwedeng magmahalan. Bakit pag yung mga gay at lesbian laging may prejudice kapag sinasabi na mahal din namin sa isa. But now, I just hope people will finally fully accept them and fill the world with love. Congratulations, I advise. May the rest of your lives be filled with peace and love. Oo nga, bakit pala ganun? Ito yung sa about sa LGBTQ. Bakit ganun sabi? Pilipinas to. Sa bagay. Pauro! Hindi umuusad. Diyos ko, imagine mo nga, yung Taiwan na napaka-conservative sa buong Asia. Napaka-conservative ng Taiwan. Pero sa kanilang ngayon, biglang meron ang same-sex marriage. Tsaka yung ano, yung sinasabi ng, ano na to eh, parang namulatan na din itong mga, pag pumatol ka sa gigi ka na rin. Oo, pag pumatol ka sa bakla. Yun na yung kinamulatan at binana at pinaapasang paniniwala. Pag itong lalaki pumatol sa bakla na yun. Yung ganun, parang hindi na
educate yung mga tao. Tapos yung mga tao, wala na rin conscious effort to educate themselves. At alamin nila yung mga nangyayari sa paligid. Yung madagdagan at lumawak yung kaalaman nila. Parang na-stuck na sila, sa ganun yun. Ay, parang lalaki, di pwede yan. Ay, lalaki mga to sa bakla, di pwede yan. Ay, bakla, lulukohin lang yan. Ay, bakla, pipirahin niya na lalaki. Ay, lalaki, pipirahin niya yung bakla. Parang paulit-ulit na lang. Kaya yun yung sinasabi ko lagi sa showtime yun. Yung the danger of a single story. Kasi yun yung istorya na laging pinapalabas. Pinapalabas at nakikita sa pelikula, sa television, sa mga interview. Puro ganun ang naikukwento. Kaya akala nila, in general, yun na lamang ang nangyayari. Isa kasi, kung ano na lang yung nakita nila at narinig, yun na yun eh. Mm-hmm. Kaya hindi na mumulat, hindi na ganun lagi yung paniniwala nila. Ako, talagang lalaki talaga ako. Lalaki. Ako din, lalaki talaga. Bakit hindi mo to ikinahihiya o isang bagay na gusto mong itago? Kasi maraming, magka-relasyon tayo, pero tayo nang nakakalam. Bakit ikaw, gusto mo tong isinisigaw sa buong mundo? Hindi, yung naramdaman ko eh. Ba't ko pagdadamutan ng pagkakataon yung sarili? Kaya alam mo naman sa sarili sa tao. Kailan pa? Kailan ko pa sasabihin? Kailan ko pa paparamdam? Yung nararamdaman ko, bahala na sila. Yung iba kasi na binabalat sa kanilang fear, ng judge. Normal lang na maramdaman nila eh, pero ako, totoo nga eh, totoo yung nararamdaman ko eh. At saka yung iba din, kasi nga yung iba, yung fear of judgment. Paano ito tinatanggap ng mga kaibigan mong lalaki? Kilala ka nila? Kilala nila yung pagkatao. Hindi ba nagbago yung pagtingin sa'yo ng mga kaibigan mo, ka-basketball mo, ka-chill mo? Hindi sila nagbago. Actually, mas lalo silang tumas. Ito yung naging, mas lalo silang naging proud sa akin. Kung kaya natin. Ngayon, hindi yung... Siyempre, may mga kaibigan din naman akong mga nagka-relasyon sila ng LGBTQ. Natatakot sila. Ayun mo, sabi ko, kung totoo yung nararamdaman din, natatakot talaga. Natatakot talaga. O yung siyempre yung magkasama lang kami, yung makakarinig ka lang, o yung hindi mo sila magsasalita, pag tinignan ka, parang ginajudge ka na nila. Hindi ganun. Sabi ko, wala ko naman sa sarili mong malamit ako. Hindi naman ako ganun, hindi naman ako. Yung tipong titiklop at yung kahihiya yun. Oo, yung titiklop, yung nakaranig ng ano, hindi. At naramdaman ko din naman yun. Nung nakilala ko yung mga kapatid mo, hindi ako nakaramdam ng wala. Sobrang accepting yung mga kapatid mo. Yung mga babae, yung mga lalaki, yung nanay niya mismo, sobrang accepting. Walang judgment. Partner to ni Ayon at bahagi to ng family natin. Yun ang nararamdaman ko din na doon ako sa inyo. Next kay at Lovel Kalugtong 6471 at Lovel Kalugtong 6471. Rewatching this for the end time tonight and realizing na ang galing nung timing ni God. Ayon came right before and got pregnant. Di na iwang mag-isa si Meme. I hope we all get the love like them. The love that we all deserve. Tiwala lang. Totoo. Timing. Diba, minsan, totoo yan. Minsan, diba, kapag nasa tingin yung hopelessness na ramdaman ko lang, parang hindi na ito mangyayari sa akin. Diba, kaya hindi talaga dapat mawala ng hope. Kasi yung timing, hindi mo hawak. Yung timing ng tadhana, ng yung itinakda ng lakit na mangyayari sa buhay mo, hindi mo yun hawak eh. Merong higher being na magde-decide nun kung kailan mo siya may experience, di ba? Kung kailan siya darating sa'yo, ipinagdadasal mo, kung kailan yung perfect time. Basta ka pa naglunggang nagtago, ba't hindi ka nagpakita agad? Hindi ako pinanganak agad. 30 plus ka na. 28 ka ba ng 29? Basta yung naging magjawa kasi kami late 20s na siya. Kaya pag may nagtatanong, ilang taon si Ayon? Hindi ko masabi yung age niya kasi kahit 29 pa siya, 28, 20 pa din yun. Di ba? Parang, hindi ko malunok. Sinasabi ko, magta-30 na siya. Sabi ko, magta-30 na. Parang mas mukhang matanda yung tulog. Magta-30 na siya. Ba't ako pag tinayin, wala naman nagtatanong sa akin yung edad. Ilang taon na si Meme. Walang ganun. Walang question na ganun. At saka mukha akong bata sa person. Sinasabi nila agad, ang ganda ng asawa. Totoo. Kung edad-edad, hindi mo na kumukhang matanda. Pag tinanggal ko nga yung wig ko, mukha akong baby. Patubo pala. Next. Kay Lone Wanderer 566. Lone Wanderer ba? O ayun lang siya. Sabi niya, is nakakaiyak. Especially dun sa part na nagsabi na sila ng vows nila. You could see the genuine love and genuine? Kapag ka ba, Bisaya? Genuine. Genuine.
genuine. Alam niyo na yung madam before. Genuine? Genuine love and unsaid words. Deep inside their eyes. Congratulations on your wedding, Meme and Kuya Ayo. Both of you, you deserve being by each other happiness. Looks good on the both of you. And I wish to see you more of it. I am ganda ng last line now. So, happiness looks good on the both of you. And I wish to see more of it. Lahat tayo. Happiness looks good on all of us. And we just wish to see more of it sa ating lahat. Hindi lang naman kami, syempre. Dapat pa. Kung gusto nyo kami magkitang masaya, dapat masaya din kayo. Huwag lang kami. Kasi, di ba katulad nila, nakikita nila masaya tayo. Tapos sinasabi niya, bagay sa inyo yung masaya ka. Bagay sa inyo yung kaligayahan na nararamdaman nyo. At sana lalo pa kayo maging maligaya. Kasi, yung happiness namin together, yung love natin for each other, is very evident. Sumisingaw siya, hindi siya nadideny. Hindi mo siya kayang itago, hindi mo siya kayang hindi mapansin. Kaya yung mga tao, yung nakikita nila at nararamdaman din ang kaligayahan at pagmamahal sa ating dalawa, nakikita nila yon at maligaya sila yun, di ba? Pero hindi lahat. Kaya katulad nga yan, di ba, sabi niya, bagay sa inyo yung kaligayahan na yan, kaya sana maging maligaya pa kayo. Sana lahat ng tao ganun. Yung pag nakakita kayo ng tao masaya, masaya din kayo. Hindi yung pag nakita niyo yung tao masaya. Inadama niyo sa... Oo, yung gusto niyo maging malungkot sila kasi ayaw niyo ng kasiyahan. Di ba? For sure, merong nanonood dito, nagalit na naman kasi nakikita nila, ay, bakit ang ganda ng mga sinasabi sa kanila? Ay, bakit ang saya nila? Ha? Anniversary na naman nila? Ha? Nagtatagal sila? Hindi pa sila himulay? Ayaw nyo nung masaya kami. Sobra, try mong maging masaya, sarap. Mm-hmm. Ang galing mo yung ingkit sa puso mo, yung galit sa puso mo, may kinagagalitan naman. Ano bang masamang ginagawa sa inyo? Ano bang masama yun? Anong epekto sa inyo? Yung kaligayahan ba namin o yung kailang kaligayahan ba ng ibang tao, makakabawas sa pera. Magiging sanhi ng karamdaman mo, magkakasakit ka ba doon? Makakasira ng trabaho mo? Makakasira ba ito ng buhay mo? Makakatapak ba ito sa karapatan mo? Sa mga karapatan mo bilang tao? May natapakan ba sa karapatan mo? Diba? Kaya hindi namin talaga mag-gets kung bakit sumisingaw yung epekto sa inyo ng mga demonyo at nagpapa-influence kayo dun sa demonyo na dapat hindi kayo masaya sa kaligayahan ng iba. Kasi demonyo lang ang may ganung gawi at kasanayan na ayaw ng demonyo na may taong maligaya, ayaw ng demonyo na may mga taong nagmamahal. So kung ikaw bilang tao nararamdaman mo yun, ay dai, na-influensyahan ka na ng demonyo. Kasi bilang isang matinong tao, dapat maligaya ka sa kaligayahan ng ibang tao. Diba? Gets mo na. Gets mo. Ganun yun. Dahil napekto ka na ng demonyo. Bakit kayo nagagalit sa taong masaya? Bakit malungkot? Ay, dahil. Oh my God! Baka hindi ka naapekto ka ng demonyo. Baka ikaw mismo yung demonyo. Confirm. Mag-usap-usap na lang kayo kung sino talaga ang head nyo. Kasi total... Di ba ka may farm sila? Oo. Total ilan ba kayo? Apat? Usap-usap na lang kayo kung sino sa inyo yung lead, kung sino talaga yung demonyo at kung sino yung influensya. Baka kayo pa mag-away-away kung sino sa inyo yung lead. Universal. Next comment tayo, bay. Wala na siyang ata. At saka wala siyang number. Ay! Number pa din! Siya si Chabela. Chabela 9. Congrats, Meme Vice! For a long-awaited to love and suddenly found a most precious love with Ayon. Sa haba-haba man ang iyong paghihintay. Saktan ka man ng paulit-ulit, niloko ka man ng paulit-ulit, naging masaya ka naman sa uli. Well-deserved, Meme. Keep the fire burning to the both of you. Ayon, happy din siya. Happy din siya. Nasa tamang posisyon ang puso at isip niya. Kasi nung nakita niya nalulungkot ako na nasasaktan ako ng ibang tao, hindi siya masaya for that. Tapos ngayon nakita niya kung ano yung kasiyahan nararamdaman ko ng dulot mo at yung kasiyahan natin para sa isa't isa. Masaya siya. So ibig sabihin, si Chabel 9, her heart and her mind are both in the right place. Nasa diba? Nasa tamang pag-iisip ko. Kaya maraming salamat. Next comment! Exactly! Exactly underscore. Ah, wala number! Exactly underscore.
this is the kind of relationship worthy to be ipagyabang. Taray taglish. Kunyoti. Sigurad ka you deserve all the love in your life. Heart. Yes. Totoo yun. Lahat naman tayo. Lahat tayo deserve. Deserve naman eh. Na ipagsigawan na minamahal. Lahat tayo. Pero sila kasi, masaya lang talaga na nakikita ko masaya. Kaya doon yung natatouch din ako. So, sobrang ko na-appreciate yun. Yung pag sinasabi nilang, napasaya kasi ako ni Kinyo ni Vice eh. Napapasaya niya ako. Kaya sana sumaya din siya. Sana meron din magpasaya sa kanya. Yung gano'n, parang natutuwa lang din ako yung realization na sobra na yung bonding natin with the madlang people. Especially ako kasi syempre ang tagal ko na doon, diba? Ikaw bago pa lang. Sobra yung affinity ko with the madlang people, yung bond namin, yung ties namin ng madlang people, ang higpit na, sobra lang siyang buhol, sobra na kaming close sa isa't isa, na feeling namin, bahagi ako ng buhay nila, bahagi sila ng buhay ko. Kaya ayaw nila nang nalulungkot ako at gusto nila maging masaya ako. Kaya sobra ko lang na-appreciate yun. Maraming salamat sa'yo. Ito, comment sana to sa IG mo. Eric underscore Montoya 702. Hello, Vice Idol. Congrats sa inyo ni Aya. So happy for you guys. I can tell that the love between you guys are genuine. Huwag niyo intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay nagmamahalan kayo at nagkakaintindihan kayong dalawa. Di niyo kailangan pakinggan ang opinion ng iba. Wish you all the best, Vice and Aya. Thank you for making us laugh here in Vegas 702. Yes, thank you so much, Eric underscore Montoya 702 for reminding us. Kasi syempre, kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano namin gusto yung deadmahin, ang negativity sa paligid, since mga tao lang tayo at may mga fragile moments tayo, minsan naa-affect din tayo, di ba? Minsan nakakapag-react tayo, minsan nabibwisit din tayo. Kasi lalo na ako. Ako kasi, pag hindi ako palaba, natuto na ako, hindi na ako nagbabasa ng comment. Pero minsan may time talaga na... Lahat tayo, no? Kasi di ba sinasabi nyo, learn the art of deadma. We have been doing that for so long, di ba? To my deadman. Pero di ba, lahat ng tayo may mga araw na wala tayo sa mood. Mm. Yung minsan may mababasa tayo, parang di ba, yung mga nanay niyo, kahit tinatalakan kayo araw-araw, sanay naman na kayo eh. Pero may mga araw na, pag tinalakan ka ng nanay mo, nang-hurt ka, at saka naiinis ka. Ganon din kami, dinededman namin lahat yun, pero may mga time na wala kami sa mood ngayon. Putang patulan nga natin itong knock ng Porsche nito. Okay, ano tayo? At the right vibe. Sabi niya is, sa ito, comments from BG's IG. I don't see myself getting married in the future, but seeing two people who truly love each other and gets married makes my heart happy. Congratulations, Spice and I. Tingnan mo siya. Hindi siya yung tipo ng taong si, pangalan niya? Si The Right Vibe. Hi, The Right Vibe. Sinasabi niya, hindi siya yung tipo ng tao na marrying type. Parang wala sa mga plano niya yung magpapakasal. O magpapakasal soon. Basta wala pa sa plano niya yun at hindi niya nakikita yung sarili niya kinakasal. Pero nung may nakita siyang dalawang taong nagmamahalan at nakita niyang nagkinasal, masaya siya. Kaya yung puso niya nasa tamang posisyon din. Yung utak niya nasa tamang posisyon. Yung kaluluwa niya ang linis. Diba? Kasi masaya siya yung nakita niya yung totoong kaligayahan at pag-ibig sa dalawang tao. Masaya siya. Hindi bitter. Hindi. Pero may iba talaga. Sadyang mga demonyo. Diba? Walang trauma yan. Sadyang demonyo. Demonyo lang talaga. Bago sa'yo ito eh. Gaano ka pa lang, ilang taon ka pa lang sa showbiz. Bago pa lang sa'yo yung andaming messages sa social media, ang dami nagpa-follow, ang dami nagpa-comment sa'yo, ang dami nakakakilala sa'yo. Kamusta yung experience mo this past 5 years? Ako talaga, hindi ko naman pinangarap. Hindi ko talaga pinangarap na mag-artista. Hindi ko rin inisip na aabot ako sa ganito. Kasi nagipagsapal lang talaga ako dito sa... Yan, hinanap ko talaga yung hinanap ko lang talaga yung papalaran ko. Tapos, yun ngayon sa... Showtime, yung ano naman sa Showtime, nung mga first 2 years, tapos nung nagiging umayos na tayo, yung hindi ko isipin na ganun pa. Kasi dati nagbabasa pa ako ng message eh. So, hindi biro yung mga sinasabi na, ang sakit talaga, parang kala mo, wala bang kapatid to, wala bang nagmamahal dito. Yung dumating na ako sa point na, pero, di ba nga pinaliwanag sa'yo, iba yung social media sa ito. Kasi sa social media nga, harsh, cruel, hateful, toxic, di ba? Equals toxic. Sa totoong mundo, sa totoong buhay, di ba? Yung mga nagmamahal sa atin, nandiyan sila, nasa paligid. Hindi natin sila laging nakakasalubong.
Kaya mas importante yun. Pero yung experience mo sa relationship natin in 5 years, kamusta yung karanasan mo dito sa relationship, sa relasyon natin sa loob ng 5 taon? Ganun pa rin sa 5 taon natin magkasama, masaya, sana napaparamdam mo pa rin kita, hindi kita nabubwisit. May nabubwisit daw kita. May time pa na nabubwisit ka sa akin. Oo, kung alam naman yun, ikaw din naman nabubwisit ka sa akin. Hindi pwede hindi tayo magkabwisit, ano lang, ganoon ito mga robot, walang damdamin. Hindi, I mean yung magalit, yung action game, yung galit. Tampo. Oo, pero hindi talaga siya, hindi ko siya pinapayagan maging malala. Hindi, ayokong magalit sa'yo. May nararamdaman ako. Kasi lahat naman tayo, meron tayong mararamdaman. Maiinis, magpipikon, magpo-frustrate, ma-upset. Meron ka laging pagpipili ang desisyon. Kung anong magiging epekto nito dito sa'yo. Magagalit ka ba? O magpapalampas ka? Patatagalin mo ba yung lungkot? O gusto mo nang tapusin yung lungkot? Gusto mo bang damahin yung lungkot? O gusto mo nang maging masaya ulit? So lagi ako dun sa mas positive na choice. Whatever is happening between the both of us and whatever is happening around us, ang mahalaga, alam ko sa sarili ko, sa puso ko, sa isip ko, alam ko na nandun, na nasa tamang tao. Sabi mo nga, mahal ako. Mahal ako ng mahal. Yes, mahal ako ng mahal ko. Diba? We are one. Yes. Nakakatutuwa din ako kasi ang dami talagang Ion fans at saka ang daming Vice Ion fans. In the Philippines and abroad. Sobrang... ikaw, hindi ka masyadong masalita. Kausapin mo sila, mag-thank you sa kanila. Ayan, sa mga fans namin dyan, Vice Ion, Ionatics, basta sa lahat ng mga fans namin sa buong. Maraming salamat sa... Pinapakita nyo, pinaparamdam yung support sa amin. Sobrang na-appreciate namin, sobrang nararamdaman namin yung pagmumuha nyo sa amin. Sana huwag po kayong magsawa. Pakita, ma-meet ko kayo. Kung sino, ma-meet ko kayo sooner, kung saan man, saan mang lupalo. Hindi naman ma-meet, nasa sa gym ka lang muna. Lupalo ng mundo. So, yun lang, mga people. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po sa inyo, mga people, sa mga little ponies ko, sa mga Ion fans, mga Vice Ion fans. Thank you very much. Kasi nararamdaman niyo yung support at pagmamahal niyo sa kanya. Maraming salamat din sa magagandang mensahe niyo. Sana patuloy kayo magpadala ng mga mararami at magagandang mensahe para matabunan yung mga hindi magaganda. Para yun ang mabasa namin, para yun ang maka-affect sa amin. Kasi yung mga magaganda ninyong mensahe, nagpapangiti dito kay Luisnoy. Nagpapasaya niya po yun. At masaya ako pag masaya po siya. Kaya maraming salamat sa pagmamahal niyo sa kanya. Masaya ako na marami tayong nagmamahal sa kanya. Kasi mabuting tao po ito. Deserve niyang mahalin. Tamang tao, mabuti po ito, hindi salbahe, mabuti ang puso. Pangit lang ng boses, parang yero, ginugupin, tapos bulol-bulol, tapos hindi maganda magsalita, pero ang mahalaga, mabuting tao, maganda ang puso. Di ba? Oo, kala ko, tatapusin mo saan. At saka yun sa lahat, ang gawa na masyo. Happy anniversary, babe. Happy anniversary. I love you. At salamat sa pagiging tamang tao para sa akin. I love you. I love you very much. Masa. It's like Josie. It's like... Uy, kasama. So, ayun. So, ayun lang mga ka-GBGBGB lang. Para kung sakali sa akin mapupunta ang content ito, may extra tayo. Thank you very much, GBGB lang. Oh, extra ka na sa'yo. Thank you, madlang people. Yun lang, sa akin to. Para mahaba, para nagpupunta sa akin. Thank you, madlang people. Maraming salamat. Ingat kayo. Ayan. Mabuhay kayong nagmamahal. Mabuhay kayong masaya. Mabuhay kayong malusog. At malibuhay kayong masaya sa pagmamahal ng ibang tao. Let's be happy for each other. Let's love each other. And let's be happy for everyone's love. We love you. God bless you. Isigaw mo yan. Isigaw mo. Whoa.